ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyonawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon ay purihin ang lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan, ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makapagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ay nasa karaniwang panahon na po muli ng ating kalendaryo. Hindi po ibig sabihin dahil karaniwan ay babalik na po ulit tayo sa karaniwang buhay. Karaniwang buhay ng pagkakasala, karaniwang buhay ng pag-iinom, pagsusugal, pagbibisyo, hindi po, no?
Kapag tayo ay nasa karaniwang panahon, tayo inihimok na ang buhay natin ay karaniwan nating iniuukol sa Diyos. Karaniwan nating sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang buhay na merong kabanalan. Ang buhay na merong pagmamahal. Sa ating ebanghelyo, mapapansin natin ay napaka-ikli po. Halos dalawang bersikula lamang po ito, pero napakalalim ng sinasabi. Sa ating ebanghelyo ay ating narinig ng matapos umuwi si Jesus ay nagkatipon ang napakaraming tao. Nung sila ay nanggaling sa burol at sila ay bumaba, nalaman ng mga tao na nandoon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Mabilis na kumalat ang mga balita at sila'y muling nagkatipon at napakaraming tao ang nagkatipon. Ang mga may sakit, ang mga mahihina, ang mga inaalihan na masamang espiritu ay lumapit kay Jesus. Kaya nga, dahil nakita ni Jesus na napakaraming tao ang nagkakatipon, sila'y abalang-abala at halos hindi na nilang makuhang kumain dahil sila'y abalang-abala sa paggawa, sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa pagpapalayas ng mga inaalihan ng mga demonyo. At kaya nga dahil sa pagkaabala ng Panginoon at ng kanyang mga alagad, sinabi ng mga tao na ay nasisiraan na siya ng bait. Dahil at itong sinabing ito ng mga maraming tao ay nakarating sa mga relatives ni Jesus, sa kanyang mga kamag-anak, at dinais na nilang tawagin na si Jesus at sabihin na, "Jesus, huwag mo nang gawin yan. Bakit ka ba nagpapakaabala? Tingnan mo pa ang sinasabi sa iyo ng mga tao. Ikaw ay nasisiraan na ng bait." Ganun ba ang maglingkod? Ganun ba ang ika nga ay sa ating paglilingkod? Minsan sasabihin natin maraming tao ang mag-criticize sa atin. Sa kabila na tayo ay naglingkod, ang mga tao mayroon pa rin masasabing hindi maganda. Pero siguro nga totoo, normal sa buhay ng isang naglilingkod na may mga taong hindi pa rin masisiyahan. Ika nga ay ginawa mo na ang lahat, pero isang realidad ng ating buhay, you cannot please everybody. Hindi mo sila, ika nga ay lahat ng iyong gagawin, tila baga kulang at kulang pa rin. No? Kaya nga, kung titingnan natin, oo, masarap maglingkod. Oo, masarap gumawa at tumulong sa ating kapwa. Pero tulad ng ginawa ni Jesus, hindi niya kinalimutan ang magdasal, ang manalangin, ang mapag-isa, at ika nga ay makipag-ugnayan sa Ama. Importante na kahit ano ang gawin natin, kahit ano ang tingin sa atin ng mga tao, hindi dapat mawawala ang ating focus. Ang ating focus, ang ating atensyon ay dapat tayo rin ay nakikipag-ugnayan at nakikinig sa ating Diyos, ang Ama. Ang Ama na nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang gawin ang ating misyon sa ating buhay. Misyon, at nabanggit na rin lamang ang misyon. Sa panahong, sa taong ito ng pananampalataya, ang ating pananampalataya ay nag-uudyok sa atin na gawin natin at ipagpatuloy natin ang misyon ni Jesus. Ang misyon ng Diyos. At ang misyon ng Diyos ay ipamalita, ibahagi sa lahat ng tao ang kanyang pag-ibig. Malaman
ng lahat ng tao na tayo ay iniibig ng Diyos. At sa pag-ibig na ito ng Diyos, mabatid ng lahat na tayo'y pinagmalasakitan ng Diyos. At sa pagmamalasakit na ito ng Diyos, ipinagkaloob ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ang sanlibutan. At sa pagliligtas ng sanlibutan, tayo ay hinihimok, tinatawagan na tumulong upang ang lahat ay makarinig sa ngalan ni Jesus. At sa pamamagitan ng ngalan ni Jesus, tayong lahat ay makarinig ng salitang nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng matibay na pananampalataya na tayo ay anak ng Diyos at tagapagmana ng kaluwalhatian. Kung saan si Kristo ay maghahari, tayong lahat na nananampalataya ay kasamang magpupuri at magbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya nga, minsan masasabing, dahil tayo very passionate sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, masasabi ng ibang tao, ay nasisiraan. Hindi na bale ang kritisismo ng mga tao. Ang importante, ano ang sasabihin ng Diyos sa atin? Tayong mga Pilipino, meron tayong ugali na kapag tayo ay nagpapasya, sasabihin natin, ano na lang sasabihin ng ibang tao? No? Ano na lamang ang sasabihin ng ating kapitbahay? Ay, ano na lang sasabihin ni Mayor? Ay, ano sasabihin? Tayo'y nangangamba sa sasabihin ng iba. Pero nasabi na ba natin? Ay, ano sasabihin ng Diyos? Yun ang dapat nating sabihin sa ating sarili. Yun ang dapat nating itanim sa ating isipan at ang ating puso. Ano ang sasabihin ng Diyos? Huwag mo nang isipin kung anong sasabihin ng presidente. Ang tanong, ano ang sasabihin ng Diyos? Minsan sa ating buhay, nakakalungkot, pero sa ating buhay ngayon, tayo'y nakikipaglaban sa buhay. Ang buhay ay mahalaga. Ang buhay ay importante. Patayin mo ang buhay, aani ka ng kamatayan. Ay natural. No? Siyempre, kapag ang maliit ay iyong kinitil, darating ang panahon, ang lahat ay mawawala. Tandaan natin na tayo'y nagsimula sa maliit, walang kakayanan. Ngunit tayo'y pinagpala ng Diyos. Tayo'y binuhay ng Diyos. At kung ang buhay na ito'y hindi natin pagpapalain, kung ang buhay na ito'y hindi natin iingatan, kung ang buhay na ito'y hindi natin papahalagahan, ito'y mawawala at babawiin sa atin. Nakalulungkot na makita ang mangyayari sa kinabukasan na wala ng buhay na matitira dahil ginawa natin na batayan. Ano ang sasabihin ni Mayor? Ano ang sasabihin ni Presidente? Ano ang sasabihin ng ating kapitbahay? Pero nalimutan natin ang matibay na ating maging saligan ng ating buhay. Ano ang sasabihin ng Diyos? Sana sa karaniwang panahon, hindi karaniwan na tayo'y gagawa ng kasalanan, kundi maging karaniwan na tayo'y gagawa ng kabanalan. Ito ang ibig sabihin ng karaniwan. Ang karaniwan na pagsunod sa kalooban ng
Did you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.